Alright mga Rubber Cats, magandang gabi at nagbabalik na naman po si AR Reaction Vlog para sa isa na mga update patungkol sa mga latest ganap ng TVJ and the Rubber Cats sa labas at sa loob ng show. Kung bago ka pa lang sa channel ko, i-subscribe mo na yan, hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod mga update patungkol sa mga Rubber Cats. Eto na, simulan na po natin. Isa sa mga pa-premium na ibigay po ng TVJ and the Rubber Cats sa loob po ng tatlong araw, which is September 10, 11, and 12. For September 10, 200,000 pesos ang napamigay po mismo nila. Kabilang po dito ang total of 15,000 pesos sa Itbalaga Olympics, total of 5,000 pesos para po sa CDO Batang Idol, total of 85,000 pesos para sa Sugod Bahay, 85,000 pesos para sa Give Me 5 and 10,000 pesos for sa Therapy with a total of 200,000 pesos last September 10. September 11 naman po tayo, 197 total cash prize ng mga napananunan po ng mga sumali po sa Itbulaga and total of 39,000 pesos para po sa Therapy, total of 13,000 pesos para sa CDO Burger Baon Challenge and 90,000 pesos para sa Sugod Bahay and a total of 55,000 pesos naman po para po sa Give Me 5 with a total of 197,000 pesos as of September 11, 2024. Pagdating po ng September 12, total of 215,000 pesos cash prize, total of 60,000 pesos sa Therapy, 80,000 pesos para sa Sugod Bahay, 45,000 pesos para sa Give Me 5 and 30,000 pesos para sa Bowel Judgmental Kaba. So yan po isa sa mga naibigay na papremyo po ng TVJ and the Rubber Cats sa loob po ng tatlong araw, September 10, 11, and 12 na almost umabot po ng 600,000 pesos, a total of 3 days. Tatlong araw lang yun guys ha, na mga papremyo po ng Itbulaga ay umabot po ng 600,000. Ano po yung mga sinasabi po na lulugi daw po ang Itbulaga? Wala pong katotohanan po yon. Sa laki po ng naibibigay na papremyo po ng TVJ, wala pong nalulugi po sa kanila. Tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng tuwad saya at papremyo na mas palaki ng palaki dito sa Itbulaga. And then at the same time guys, another big event for another big... Ito po yung sa pinakamalaking event ng isang legit Rubber Cats, which is si Icy Guerra. Dahil ngayon pong gabi mangyayari ang isa sa mga concert o karaoke concert po niya dito po sa Music Museum. Grabe guys, ang ganda po ng location. Ang ganda po ng setup and for preparation na po siya mula pa kaninang umaga at ngayong gabi po magsisimula ang concert po niya dito po sa Icy Guerra Karaoke Hits Edition. At makikita natin dyan yung stage, yung music instrument na gagamitin, yung mga rehearsal po mismo nila ipapakita natin dyan. And tuloy na nga po mismo ang isa sa mga concert po na to dahil may mga audience na nga po mismo sa loob po ng Music Museum. Grabe guys, napakalaki po ng mapagdausan po mismo ng concert po ni Ice. And sakto-sakto po mismo sa mga music lovers, lalo na po sa mga karaoke hits lovers na isa sa mga may mga paboritong kanta na kanta po ni Ice Siguera. At hindi lang po kanta niya po yung kakantahin po dito, kundi marami pang iba sa mga video hits addict, eh talagang napakarami pong nanood po ngayong gabi. So lahat po is talagang natuwa mismo dito po sa concert na ginawa po ni Ice Siguera. Maging ang ilang Rubber Cats susuporta po mismo sa concert po ni Ice ngayong gabi. Congratulations ngayon pala, Icy Guerra, at sana maging successful ang iyong concert ngayong gabi. Sobrang total alarming na po ito para po sa isang big network dahil, eto, babasahin po natin ha, may bago kasing lumutang po na another na sexual harassment para po sa isang big network. So ito po ay nagmula po sa isang musical group and especially guys, singer po ito dati. So parang kasamahan yata ito ni Julian San Jose kung di ako nagkakamali. Sabi po dito, alam nyo naman ang GMA Network ang dating tahanan ng Itbulaga ng TVJ at ang mga Rubber Cats sa loob ng 28 years. At kaming mga TVJ defender ay may pagkakataon na rin makialam sa kinakasangkutan ng GMA 7. Ngayon ay nasa third counts of sexual harassment na kinasasangkutan ngayon ng mga tauhan ng GMA Network. At kami mga TVG defender ay magsasabi lang namin sa GMA na dating tahanan ng Itbulaga
Baka naman ang tauhan ng opisyales nito ay puro mga rapist at child abuser at sexual harassment user ang nasa loob mismo ng GMA Network. At ang post po niya sa IG ay ni-rape daw po siya mismo ng isang musical director. Ayan guys, sa paglilinaw po natin na ito guys, papakita natin dyan kung ano po yung post ni Enzo Almario. Yan po isa sa mga nakita din po ng mga TVG Defender ngayon. Grabe, paraminang parami po yung lumulutang na mga nakakaranas po ng kagaya po kay Sandro Mulac. So, yan po isa sa mga i-reveal natin dahil medyo nagkakaungkatan na po eh. Simula nang salita po si Sandro Mulac, simula nang magsalita po si Gerald Santos. Ayan, nagsunod-sunod na po yung mga nagsasalita about po sa isang big network sa mga tauhan po mismo nito na may ganitong nangyayari mismo sa loob po ng isang big channel. At grabe guys, nakakatakot po yung isa sa mga nangyari po na to na hindi natin inaasahan na may ganito pala inside sa isang network na marami pong tauhan na may nakakagawa pa po na ng ganito sa mga artista po mismo nila. And yung mga gusto daw sumikat, iyan daw po isa sa mga paraan po nila para po talagang mabigyan sila ng chance at pangalan sa industriya kung bakit nangyayari po yung mga harassment po na yan. So, pambaga guys, may mga malalakas kasi sa inside network, may mga malalakas kasi doon na pwede kang ipasok mismo sa iba't ibang projects basta mangyayari ganyan-ganyan, may usapan, may conditions. So, ganyan po yung isa sa mga mangyayari. So, kumbaga guys, kaya po nangyayari po yung mga gato, yung may mga harassments dahil din po doon sa pangarap din po ng ibang artista, kaya kumakapit po sila sa ganun. Pero sa labag po sa kalooban po mismo nila yon, pero talagang sa kagusto nilang sumikat, meron din pong kumakapit po sa patalim. At yun daw po yung isa sa mga sinasabi po ng ibang mga individual contractors sa iba't ibang network na ginusto naman nila yan, pag-usapan doon nila yung, pero ang masasabi lang natin guys, nasa artista po yun, kung magsasalita pa po sila o hindi, at marami pa po for sure ang maglalakas loob na bangkungkat po nito, kasi talagang ang dami na po nagsasalita, and sana daw po, yung iba pang nagawan po ng ganito ay magsalita din po dito sa industriya, lalo na po sa social media, dahil marami pong tutulong, and kung sasalita daw po lahat po ng nakaras, siguradong napakarami po niya. Magugulat daw po ang buong Pilipinas sa dami po ng mga nangyari pong ganito. So, yan po isa sa mga nakakalungkot na balita na may lumutang po uli na bigtiba patungkol po dito sa isang harassment. So, yun ang guys sa update natin ngayong maunang panahon, and thank you guys sa panonood, and see you for my next update video. Bye guys!